Nasasabik na ba kayo sa update dun sa babae sa Egypt? Hindi po ako yon, mga kabukol. At hindi po ako si alias Tinda. Ako po si alias Bukol. Pinapakita ko lang po sa inyo yung itsura ko kapag ako ay lalabas ng bahay. Ganito po ang dapat kong itsura para po yung allergy ko ay gumaling agad. Kukwento ko po sa inyo yung update ng aking health mamaya. Hello mga kabukol! Na-entertain ko ba kayo dun sa kaninang pinakita ko sa inyo? Si alias Madam Bukol. Ganun ang itsura ko mga kabukol kapag lalabas ng bahay. Alam nyo, ang gusto ko kayong i-update sa aking allergy. Ayan o. Meron pa din. Kaya, this coming Monday, ang araw ngayon mga kabukol ay December. At lagi ako nagkakamali. January 7, Tuesday. Afternoon na. 3 p.m. na ng hapon. At kaya ngayon lang ako nag-film mga kabukol kasi yung iniinom kong Claritin. Groggy ako doon sa gamot na yun. Kaya gusto kong bumisita na sa aking allergologist. Gusto kong malaman, gusto kong magpa-injection. Gusto kong malaman kung saan talaga ito nang gagaling. Kasi, alam nyo mga kabukol, napapansin ko, hindi nga ako naliligo eh. Hindi pa ako naliligo simula nung Sunday, nung nag-film ako. Kasi sabi ko kasi sa oncologist ko, sa nurse navigator ko, lalo siyang kumakate yung skin ko at saka yung mukha ko. Pero sa skin, wala gaano eh. Sa mukha. Alam niyo kung bakit wala sa mga skin ko? Kasi palagi akong naka-pajama, medyas, nakatago, tapos naka-jacket. So yung mukha ko lang yung exposed, kaya ito yung nahahanginan. So ang na-observe ko sa katawan ko mga kabukol, ayaw ng katawan ko ng malamig, lalong-lalo na pagmahangin. Eh dahil ito ang hindi ko natatakpan, so ito ang palaging na-expose at nangangate. So, ang ginawa ko, yun nga tinawagan ko yung nurse navigator ko, tapos nag-usap ulit kami kanina. Sabi niya, kung hindi pa raw natatanggal yung aking mga ito pangangate, pamumula, kasi medyo makati pa rin eh, paminsan-minsan. Tapos, ang kapal pa rin ng mukha ko. Sobrang haba na ng pagkakapal ng mukha ko eh. Kaya sabi ko, gusto kong magpa-check up sa immunology. Gusto kong magpa-check up. Kasi gusto kong malaman kung ano yung specific food na hindi ko pwedeng kainin. Alam nyo ba mga kabukol, pag nag-try akong kumain ng pistachio, isang piraso, nangati siya. Kumain ako ng pinya, may prutas akong pinya, nangati rin. So, hindi ko na alam kung ano yung kakainin ko, puro ako tsaa. Meron akong tsaa dito, mga kabukulo, ito. Mango, pineapple, ang iniinom ko ngayon, ayan. Tapos, lahat ng klase ng malamig, hindi ako pwede malamig na inumin, kaya hindi muna ako pansamantalang nag-juice. Hindi ako pwedeng mag-smoothies, hindi ako pwedeng, basta malamig na prutas, hindi pwede. So, kapag kakain ako ng prutas, katulad nung grapes na gusto kong kainin, kailangan na dito lang siya sa counter, hindi siya pwedeng malamig. Hindi rin ako pwedeng humawak ng tubig na malamig. So, iaano ko muna siya ng mainit. Kasi kapag nalamigan yung daliri ko, kahit isa lang, nangangate ko yung mukha ko. So, ang hirap. Tapos, Yun nga, nahihirapan akong kumain. Alam niyo mga kabukol, kung ano yung piniprepare ko ngayon. Ay, nalumumula na naman. Hindi ko nga kinakamot eh. Nagpe-prepare ako ng mushroom. Iaano ko lang siya, ipo-boil ko. Lalagyan ko ng sibuyas. Saka ng bawang. Yan ang aking
hapunan. Tapos, inom ako ng inom ng tsaa. Puro mainit nga yung iniinom ko kasi para maano ko. At alam nyo, mga kabukol, nung isang gabi, tinry ko na... tinry ni Kevin na magbabad ng towel na maliit. Tapos, mainit, nilagay sa face ko, lalo siyang namula. Nairita. So, hindi pwede. Kaya sabi ko sa kanya, magpapa-check up ako on Monday. Kaya, gusto ko sana as soon as possible. Gusto ko sana bukas na, Wednesday. Kaya lang, ang immunology o ang allergologist, pinapatigil nila yung tinetake kung anything na antihistamine, Benadryl, Claritin, anything, 5 days before ako makipagkita sa kanila. Kasi mag-i-start kami, sa umpisa kukuhanan nila ako, i-skin test nila ako, tapos titingnan nila. Gusto kong malaman kung saan ako allergy. Allergy ba ako sa mold, sa dust, sa fur, sa trees, sa wind, sa water, lahat. Gusto kong malaman kung saan nanggagaling itong allergy na to bukod dun sa aking cancer. Kasi sabi dun, kapag ka ikaw ay may cancer, dun sa ni-research ko, yung called urticaria, pwede kang magkaroon ng allergy. Pero gusto kong malaman kung ano yung kung ano yung makakapagpa-trigger ng allergy ko para maiwasan ko. So, on Monday, makikipagkita nga ako doon, alas 8 ng umaga. Para 3 hours ang gagawing test sa akin para ng immunology. At kung kinakailangan ako magpa-injection, magpapa-injection ako. Kasi ang kati talaga, mga kabukol, naawa nga sa akin si Kevin eh. Tsaka buti, dito-dito lang yung work niya. Hindi siya nag-out of town trip, hindi siya nag-out of the, hindi siya pumupunta sa ibang states, hindi din siya pumupunta sa ibang country, kasi minsan ganun ang work niya. So, ayun, medyo malakas ang loob ko kasi nandito siya. Ang hirap pa, mga kabukol. Ang hirap kasi hindi ko alam kung ano yung kakainin ko. Hindi nga ako lumalabas eh, at hindi ako naliligo. Kasi takot ako sa tubig. Pagka nag-start ka, mga kabukol, nung Sunday, nung naligo ako, may Sunday ba yun? Tama, Sunday nung naligo ako, pagkatapos ko parang umiinit yung face, pagkatapos kong maligo, parang umiinit yung face ko. Ayun na. Sabi ko, mag-start na yung allergy ko. Kaya natatakot ako, inaanuhan ko lang yung mukha ko ng towel na may, ano tawag doon? Yung salt na therapeutic salt na ginagamit ko para sa paa ko. Yun ang pupunas ko sa mukha ko para, tsaka sa balat ko para malinis ko siya. So, ayun ang kaganapan ng aking check-up. So, hindi muna ako nag-juice. Miss na miss ko na ang juicing ko. Bumili nga ako ng mga vegetable. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa kanila kasi natatakot akong maging worse yung aking allergy. So, pahinga muna ako sa juice ngayon. Tapos, ang gusto kong i-share sa inyo, mga kabukol, meron akong sinearch sa sa Google. Yung ganito palang klase ng allergy, hindi lang pala sa lamig, meron ding mga tao na allergy sa init. Pero ako, wala ako nun eh. Kasi pag summer, wag lang mainit na mainit ha. Wala akong nagiging problema eh. High blood lang. Pag sobrang init, nahahigh blood ako. So, ayun ang kaganapan ng aking buhay ngayong araw na to. At kapag umaga, hindi ako nakakabangon ng maaga kasi ang dilim-dilim pa. Tapos, ewan ko, yung Claritin, parang lagi akong groggy. Parang, sabi doon, non-drowsy, pero parang nanlalata, antok na antok. Kaya, hindi ako makakabangon ng maaga. Tapos, basta sobrang dry ng skin ko. Sobrang dry ng skin ko ngayon. So, ayun, mga kabukol, sana bago dumating ang Monday, magaling na tong allergy ko. Pero kahit magaling yung allergy ko, magpapatest pa rin ako. Kasi, pag spring, mga March hanggang April, may allergy din ako.
Kaya gusto kong magpa-check up. So, mga kabukol, ayun ang life ng isang may cancer. Minsan, maganda pakiramdam. Minsan, masama. So, ako katulad ko, pag winter, mas madalas masama. Para akong, pag winter, mga kabukol, para akong halaman na nalalanta. Pero pag summer, para akong halaman na bagong sibol na parang yung skin ko bumabata, nababanat, nawawala yung mga sakit, lumalakas ako, nakakalimutan kung may sakit ako. So, ayun. So, hindi muna ako pwedeng lumabas at yung aming bahay, dati, ang ginagawa ko merong, kahit saan dito sa kusina namin, merong bukas na konting siwang, tsaka dun sa kwarto namin. Ngayon, hindi na. Hindi na ako pwedeng mahanginan. Kasi pag nahanginan ako, lalo siyang kumakate. So, ayun mga kabukol, ang dami kong nababalita ang may sakit. Sana, mawala na yung sakit natin. Pero alam nyo mga kabukol, isang araw, sinabi ng Bible, wala na tayong maririnig na magsasabing ako ay may sakit. Ayun, kumakate. Kumakate-kate na naman sa. So, magluluto muna ako mga kabukol ng aking dinner. Ito nga o yung mushroom. Iboboil ko lang siya. Tapos lalagyan ko siya ng seaweeds. Titingnan natin kung ano reaksyon ng aking pagmumuka kapag kakinain ko yun. So, i-update ko lang kayo mga kabukol na I am still alive! And itchy! So, till my next vlog mga kabukol. Love ko kayong lahat. So, thanks for watching! Good health to everyone! Bye!